balik ang Doctors on TV. Ayan, napaka-interesting ng discussion natin. And to help us with our discussion and enlighten us with allergies, nandito pa rin si Doctora KG Gutierrez. Doctora, ang daming question ng ating si Gretch, ano? Pero bago niya i-continue yung kanyang mga questions na napakadami, Doctora, meron akong isang concern, no? And I think this is very dangerous. May mga bata na diagnose na sila to have allergies for nuts. Okay. Nuts, ha? Nuts, yes. Now, there are instances na hindi naman dun sa lahat ng label nakalagay na nut. Doktora, how do you deal with these cases? Halimbawa, lumalabas, allergic pala sila sa ano, pero hindi nakalagay dun sa label. Ano ang pwede nilang gawin? For example, ng magulang. Mm-hmm. Para anaphylactic yung effect nila. Mm-hmm. Anong pwedeng first aid na pwedeng gawin sa mga bata, doktora? Okay. Sa onset ng manifestations. Kapag meron silang anaphylaxis, yung tatawag na nahihirapang huminga, ang gamot natin dyan ay yung tatawag natin epinephrine. Epinephrine? Yes. Kung nakikita, gamot siya. Kung nakikita nyo ako napapanood sa ibang mga movies, yung bigla na lang sinasaksak sa hita, yun ang epinephrine. Unfortunately, dito sa Pilipinas, wala tayong tinatawag na EpiPen. No? Yung EpiPen kasi itutusok mo lang, doon na yung gamot. Fast action. Fast action kasi yun. So dito po, ano po yung available? Meron tayong tawag na EpiKit. EpiKit. May kit sila. Ano may kit yun? Na parang merong vial, kailangan mo buksan yung vial, may injection, i-aspirate mo, tapos i-inject mo pa sa hita. Wow. So medyo matagal, ano? Masikit. Kaya kailangan talaga, number one, iwasan. Number two, kailangan magbasa talaga ng labels. You were talking about peanut allergies, no? Dito sa Pilipinas, hindi pa naman ganun kadaming peanut allergies, pero dumadami na sila. But, pero sa Amerika, napakadaming may peanut allergies. Napakadami kong pamangkin. How come? Siguro kasi na-expose sila ng yung peanuts. Restaurants kasi, ano, Gretch? Sometimes they put yung peanuts. Restaurants kasi wala namang label, yeah. Diba? Yes. So, although there are some restaurants na talagang in-emphasize nila, pakisabi, please specify if you have allergies to peanuts or seafood kasi very particular sila. Yeah. Or pwede rin naman kasi nilang gawin na when they're ordering food, like kami sa family, when, when we're ordering food, like we request na, or we ask na, if there is ano hipon sa food, please remove it. Please remove it. Ganyan. Right. Or please inform us kung may hipon. Unfortunately, as a parent, you have to be very vigilant na kung ano talaga yung kinakain ng anak mo. At number one, tuturuan mo yung anak mo kung anong bawal. Maging vigilant. Yes. It starts with training. Ano kasi minsan sa sauce eh. Yes. Minsan yung sauce, meron, like my friend na nasa Amerika ngayon, she's also a doctor. And ang problema niya sa anak niya, talagang grabe yung allergies. Doktora, itong anak niya na ito, halos hindi lumalaki. Why? Mabagal yung growth niya, doktora. Tatanong ko to, kasi matangkad si Gretchen, naalala ko eh. Wala akong allergies, yes. Nakaka-ano ba ito? Nakaka-affect ba ito sa growth, no. Doktora? Yung pagkakaroon ng allergies ng isang unfortunately, bata. Fortunately pala, yun ang sabi ko, hindi. Fortunately, hindi. Okay. No? Kapag sinasabi natin hika, naman ako yung ang hika din kasi it's actually also a form of allergy. Yes. So iniisip ng iba dahil 'di ba may mga maintenance silang gamot na inhaled steroids o kung kaya oral steroids. Mm-hmm. Then natatakot sila na baka pwedeng nagko-cause yun ng pag-stunt or hindi paglaki. But ang dapat natin alamin kapag may hika ka, yung mismong hika ang pwedeng dahilan kung bakit hindi ka lumalaki. Kaya kailangan i-control mo yung hika. Doc, let's talk about the most yung pinaka-common na allergy dito sa Philippines. Ano po ba yun? Kasi di ba sa States, nasabi natin, marami yung mga may allergy sa pagkain. Tapos meron yung sa dust. Then, dito po ba? Ano yung ang pinaka-common pa rin dito ay allergic rhinitis. Yung pagbahing ng ilong. So, mucous membrane. Anong yes, cause ilong. Nun? Yun din, genetic. Tapos na-expose ka sa may iba't ibang allergens. Meron tayong tawag na indoor allergens at outdoor allergens. Indoor allergens, sa Pilipinas, ang pinaka-common, alikabok. Dust. So, dapat malinis yung dust mites, yung insekto. Number one. Something that you can't see. Yes, you cannot very, see it, very actually. Maliit. Very maliit yun. So, yun. Tapos meron na tayo yung mga animal and pet dander, animal so, danders, yeah. Dogs, cats, mga that's ganon. That's why they have the hypoallergenic na dog. That's another myth. It's not true. There's no such thing as a hypoallergenic dog. Remember, correct me if I'm wrong, is it a poodle na hypoallergenic? I'm not sure. It's a myth. There's no such thing as a hypoallergenic dog.
because it's not exactly the fur na pwede, mm-hmm. yung balat, di ba may skin kung saan yes. naka-attach yun, pwedeng dun sila nagkakaroon ng reaction. Ooh. Some sa saliva, so it's not true. Na-mention ni Dr. Gretch na tama nga, no? There's no hypoallergenic. None. Kasi yung sinasabi ninyo ng microscopic microorganism talaga. Yes. Yung pwedeng mag-cause sa kanya. Like, yes. ano, doktora? Ito ba yung mga lice? No. It's mga, ano? Mga, sa yung sa mga dogs. Microorganism? Sa dogs? No, not exactly microorganism. It's the skin epithelia itself. Yung balat nila mismo. Kuminsan yung saliva nila, pwedeng mag-cause din talaga yeah. ng reactions yun. Buti na lang wala ka. Pusa. Wala kang gano'n na kasi. Yes, buti na lang thank wala. You, buti na lang wala. You. But your brother has allergies. Brother has, pero sa pagkain, doktora, sa pagkain siya, so hindi siya mucous membranes. Yes. In terms of inhalant allergies, mga mm-hmm. respiratory allergies. Wala naman siyang respiratory, allergic. No? Wala naman. Pero nag-anaphylaxis. Yeah. When it comes to ano po, kunwari ako, meron akong, like my brother, mm-hmm. he has allergies. Paano niyo po na ma-manage yun? What are the steps or ano yung mga kailangan niyang gawin okay. just to avoid things? Number one treatment to any allergy is avoidance. Avoid. Don't eat. Number one is you have to know what you're allergic to and kailangan alamin mo talaga. At number two, kailangan iwasan. Kasi kahit bigay ng gamot sa iyo, pero nandiyan pa din yung allergen mo, pilit mo pa rin tinitake o kinakain ng allergen mo at babalik sa'yo, doktora, hindi ako gumagaling. Mm-hmm. So, kahit anong gamot yung bibigay ko sa'yo, babalik yan as long as exposed ka sa allergens. Alaka. Mm-hmm. Doktora, we have been mentioning medication. Yes. Ano? Na hindi mo rin nare-recommend na tuloy-tuloy yung medication dahil dangerous din siya at hindi mo na alam kung anong mga chemicals na pwedeng ma-develop at kung anong chemicals na pwede kang mag-react din. Okay. Mayroong sinasabi na immunotherapy. Mm-hmm. Ano, doktora, ang difference nitong regular medication sa immunotherapy? Okay. Una-una, may mga gamot tayo sa allergies, yung mga antihistamines para ma-cure, kumbaga mangangati ka, titigil na yung pangangati mo. Ito yung nakakaantok, diba, ng mga gamot? May mga nakakaantok at saka meron yung mga less na nakakaantok. Mm-hmm. No? So we prefer yung tawag natin second or newer generation mm-hmm. antihistamines. Mga antihistamines are relatively very safe even if you take it continuously. But of course, hindi natin ina-advise sa tuloy-tuloy. Mm-hmm. Kailangan pa alamin kung saan sila nag-allergies. Nagtanong ka tungkol sa immunotherapy. Ito yung parang sinasabi natin, ini-immune natin yung pasyente mm-hmm. kung saan siya may allergy. Mm-hmm. Unfortunately, hindi siya pwede sa food allergies up mm-hmm. to the present. Pwede, wala pa siyang pa studies. Sa kuya mo. Only tawag natin respiratory allergies gaya ng allergic rhinitis mm-hmm. or allergy sa ilong at hika, dun pa lang sila nagre-respond sa immunotherapy. How safe is it? Yeah. Mm-hmm. And how does it work? Okay, ang unang-unang immunotherapy, yan yung allergy shots, kung tawagin natin. Kung saan ka may allergy, yun ang ini-introduce namin sa katawan mo, dahan-dahan. To the point na ikaw ay hindi magre-react either dahil nagpo-produce ka ng mga substances kasi sinistimulate yung immune system mo mm-hmm. para hindi ka mag-react or nagbe-build din sa tawag natin blocking antibodies para mm-hmm. kapag na-expose ka, hindi ka magre-react ka agad. Pero as I want to emphasize, nag-work ito for respiratory allergies. Ayun, but there might be a good chance, ha? Kasi there is actually a chance na sa pwede food na pwede sa pagka. Pa. Pero as of now, wala pa. This immunotherapy is injected, right? Yes. How often does a patient okay. with okay. How immunotherapy should only be done by what we call certified allergists. Mm-hmm. Wag kung sino-sinong doktor lang mm-hmm. ang pwede. Medyo toxic ito or mahirap gawin mm-hmm. kasi ini-inject natin yung mga pasyente weekly for about 6 months. 6 months, really weekly? Yes, and then monthly for 3 to 5 years or even more. Wow. Medyo maano talaga. So, medyo mahal din siguro ito. Depende po kung sa... Kasi po, madami naman po mga pasyente na nare-relieve talaga sila of their symptoms. But it works too. Yes. For a long, long time. Yes. Really? It does, really does. But once you've, let's say, cured na ikaw... Controlled, yes. Controlled, yeah. Right term. Will it go back? Like, after the 6 months na shots ka no, ng shots? Fortunately, hindi. But hindi lang kasi... As I said, respiratory allergies lang yung covered niya. But the others, hindi kaya. Hindi pa. Nako. Talaga naman mga girls, very particular sa allergies. Kasi magiging nanay tayo. It's our task really take care of our children.